Ayun mga boss tropa, meron nga po pala tayong nadaanan dito. Malapit na sa ating munting shop. Syempre nakita natin, nabutan natin si natatay dito. Dito na sila kumakain. Yan, kanina katatapos na daw nila si sir. Dala-dala lang po nila syempre itong munting kariton nila. Yan ang kanilang ginagamit bilang panghanap buhay. Kasi, tayo ba't kasi kayo napadpad dito? So, dinimolis. Dinimolis po yung bahay nila at ginawa daw subdivision, kaya ngayon sinatatay pag-alagala nila mula Kainta pababa rito ng Pampanga, Mebesia hanggang Pangasinan daw po sila. Tapos pabalik niya naman noon, tay. Kumbaga nangihingi talaga. Opo. Nagra-rugby pa. Yun, yun nga po yung iba. Mga tao lahat, ganun lahat. Kami lahat naipektuhan kami. Ayun. Kami lumalayo kami ng lugar, malayo dito. Kasi iba kasi mga abusado, nag-iinom pa sa kalsada. Tapos nag-aaway-aaway pa sila, sila lang, diba? Pero kayo po? Hindi naman kami ganun. Kami nagra-rugby, ayaw namin ganun. Sa bagay, kasi yun na nga, ganyan yung sitwasyon natin, diba, tay? Yung nahi ko muna, ipili ko na lang bigas, diba? Tama, napakabuti. Yo, so yung mga boss tropa, sa konting tulong na naibigyan natin kay natatay, pagpasensyahan nyo na po yun, tay. Yan lang talaga yung, kumbaga, kahit papano, kahit maliit man, masaya na tayo na nakatulong tayo sa ating munting kapwa. Pambili na ng bigas eh. Oo, salamat, at pambibili daw po nilang bigas yung ating binigay. Ayan, meron din silang mga alagang aso, ayan mga boss tropa. Pantay ko lang dahil kung wala kang aso, maraming mga talong tao ngayon, nanakaw yung kardiyero mo, di ba? Ganun, kumbaga tay, pag sumisibat na kayong ganyan, kung saan talaga kayo... Magalima, yung gabi na nakakita kami ng yung ahag doon na sarado. Opo. Doon na kami matutulog doon. O kaya, matala na kasi wedding seat eh. Barangay hall? Kaya pwede rin, mayroon matataanan. Isa naman, mayroon barangay hall na masailan. Mm. Ay, hindi kami nagpapatulog ganyan rito eh. Kasi gaya ito ganyan, di pa marami ng ano eh. Kasi hindi nakawala. O paano pag nasira yung sa bike nyo, ganyan? Opo. Papagawa niya sa mga puto na dyan, parang flat. Malay-lay talaga yung tulak. Kayo talagang tulak lang, no? Tulak lang. Ito nung mabubuti, pwede karara kong gumawa ng gulong. Nakakita ko ng mga tabilya, mga Muslim. Opo. Ibigyan ako ng kaya, ako na ba na magbilog. May pangbilog naman ako, itan ako dyan. Para ipambutas ng beri. Opo. Ako na, kasi kung bibili ka ng gulong, mahal ang isang gulong ngayon. Kahit ka nagtitinan mo kawa, pero 1,000 na isang ganyan. Mahal na. Yan buong kariton po yan, ginawa nyo lang? Ginawa ko lang yung mga gulong na yan. Pati to. Tapos po yan ang kalakal nyo. Hindi pa mabibenta, bukas pa, sarado na yung ko eh. Pero kalimitan po, pag nakakuha yung kalakal lang yun, magkano nyo nabibenta? Kasi naabot ako dyan, may isang taan, pero kung dalawin, mababa ka piso na isang kilo. Dati nung araw, mataas yan, yung sipa kaluya, tiso 8 eh. So yun mga gusto ko. 4 na lang, may iba ka, 3 pa. Napakarami na po sa paningin natin yan, no? Pero kung kailang halaga nun. Pero pag binenta daw po nila, pinakamalaki na raw po yung 80. Isang taan ganyan, pero madalang yun. Madalasan 60, may 40 pa nga. Magkano bigas natin ngayon? 55, 50 ko pinakababa, diba? So isang kilo lang po yung ano? Bigas pa lang yun, mahigit 50 na. Ngayon pag pangulam, nangingigay sa palengke, hindi naman? Lang, pero hindi naman lahat ng bagay na bibigyan kami. Wala pa buhay naman, bumarik kayo ngayon hapon, wala pa. Bigas, magulang pa ng mga kahit mo na magbuhat. Sa bagay tayo, wala naman pong walang tutulong sa atin, kundi may mga bukal na kalooban yan. Napakabuti po ng mga taong may mga ganong puso. At siyempre, hihira yung gano'n. No, hindi mo lamang yung gano'n, di ba? Lamang talaga yun, no? Lamang. Hindi, may mayamang ka na. Ilang taon na po kayo niyan, tay? 65. Yes! Si nanay? 46. So, si nanay 46 years old na po pala si nanay. Tapos si tatay, 65. Tapos si sir, yan, kumbaga anak-anakan na nila kasi nga, sumama na po si sir sa inyo, ganyan. Lahat po kayo nagkakainta? Hindi. Hindi, isa, tiga sa katong, ulong ka po ba? Nakilala ka dito sa kasama na rin. Nakilala ka dito sa Bulaco, Pampanga. Hmm, galing kayo doon? Oo, ito naman, nakilala ko rin dito. Sa pwede nga dito, no? Kasi sa paligid ko naman siya nakilala, paligid ang kakabat. Malayo nga pagitan kung siya nakilala. Kasama niya isang matandang kaibigan ko. May mga damit po ba kayo? Meron dyan. Kasi meron akong mga damit doon eh, nasa ano. Meron kayo? May damit pa kayo? Okay na
yan. Nagkalaba naman ako eh, pag pinagawa ng ilog. Ay, ilog? Karga, sa Tarlac tayo marami dun. Isa naman, marami ako yung mga galon, yung mga pono, lalagyan ko yan. Araw-araw, nagkalaba ako ng galon. Dalawang pilaso, hindi ko niipon marami kasi pag mahirap paglaba, pag naipon eh. Tama. Isang gamit, kung naligo ako, isang gamit, isang tato. Naglalaba, inalalaba ko na agad. So yung mga boss tropa, sa maikling kwentuhan namin ni na tatay, syempre ito, napakasarap sa kalooban, napakagaan, at nakatulong tayo sa ating munting kaya, kapwa. Sana sa may mabubuting puso pa po dyan, na may pagnasalubong nyo sa daan, itong sinatatay, yan, pwede po tayo mag-abot ng tulong para sa kanila. Napakalaking tulong na po sa kanila yon. Alam natin na sa panahon ngayon, napakahirap po talaga ng buhay. So maraming salamat po tay, and God bless po. Ayan, thank you po, Nay, thank you. Sir, thank you. Ayan, God bless po. At ingat po kayo lagi sa inyong paglalakbay. Salamat and God bless po. Thank you po. Salamat and 4, 3, 2.